Yes, magandang morning po sa ating lahat mga kabayan. Nandito na naman tayo sa Sariwang Hangin. Siyempre, pumasok na naman tayo dito sa Kabukiran. At puntahan natin isa sa nirefer na taga dito mga kabayan. Sa abot ng ating makakaya. Minsan hindi natin napupuntahan kaagad dahil sa dami ng mga schedules natin. No, ang dami naka-engage natin mga kabayan. Kaya sa abot ng ating makakaya, pupuntahan natin yung mga nire-refer sa atin, no? Minsan ay mas mabilis yung ating pagpunta sa isang lugar kung meron na kaagad na address at pupuntahan mo na lang, no? Unlike yung undaspat na talagang halughugin mo lahat ng mga kasuluk-sulukan sa iba't ibang lugar para ma-reach out mo yung mga nangangailangan. Kaya sa umagang ito, mga kabayan, Diyos ko, tara, samahan niyo po kami dito sa gitna ng Kabukiran. So ayan po mga kabayan, nandito na tayo sa bahay na bibisitahin natin sa umagang ito. Hello! Tao po! Tao! Wow! Ang cute naman ng bahay! Kayo si ate? Pangalan? Hello ate! Pangalan nyo? Susan palayo ko. Si Susan ang palayo nyo. Kumusta kayo dyan ate Susan? Mabuti lang. Mabuti? Wow! Yun ang maganda. Mabuti palagi. Oh, anong sinasaing? Yung pisingsal, oh. Wow! Ang sarap naman yan. Pising ng... Gulay na. Malunggay. Malunggay, tapos? Pising na kamansi. Kamansi, malunggay. Ano pa? Ang palaya. Parang dinindingna. Na. Oh, halo-halo. Wow, ang sarap. Oh, bakit? Ano din yan? Walang karga-karga yung timba ko. Oh, walang karga-karga. Ibig sabihin, walang bigas, pero may ulam kayo. Oh, nasaan ang bigas? Bakit walang bigas ngayon? Wala kaming bigas din sa inkod. Umutang ako yung nanay sa horta. Ang gaputi ko amin niya. Ang gapukarga na yung bigas niya yun. Ah, mangutang ka pa para pambili ng bigas. Mututa ka na nanay ti bagas mi. Oh, ilang taon ka na, Ate Susan? 28, kuya. 28. Yeah. O, nasa ano yung si mister mo? Ang kapo mister ko, yung mister ko, kuya, yung asawa, ay yung kapatid niya, papa nga bunso. Yan, nandiyan. Nandiyan? Yan, yung asawa, yung kapatid niya, papa nga bunso. Mister niya. Ang kapo ti tatay mi, tan. Matay na, kuya. Ha? Patay lang yung tatay mi. Namatay na yung tatay mo. Ang anak? Tarura, kuya. Tarura? Oh, bakit hindi tarapat? Ha, bakit tarura lang, walang tarapat? Tarura lang. So, nasaan si mister? Asawang ko lang to. Andun sa kabayla, kuya. Nagkuha ng sili. Nanguha ng sili? Nasa bukid? Hindi, sa bukid, kuya. Kanina, nagtirya sila ng mais ngayon. Nagiling sila ng mais kanina. At kumusta ang buhay dito, Ate Susan? Mabuti lang, kuya. Mabuti lang. O ano pang hanap buhay bukod doon sa panguha ng sili? Ano pa ang hanap buhay ng mister nyo? Nagtitinda lang sila ng sili, kuya. Talaga naglalako ng mga sili. Ganon, pag may pitas, tinitinda, nilalako. Ganon ang ginagawa. Napakaliit ang bahay nyo. Ito na, nandito na yung tulugan nyo, ko, kwarto nyo. Hindi, kuya, hindi mo yung abong ito. Abong ni tatay na natayla, kuya. Ah, bahay ito ng tatay mo na namatay na. Natay. Tapos kayo na ang tumira dito. Doon sa Ordanita natayanda, kuya, kasi... Ordanita, yung anakan, yung kapatid ng bunso. Kapatid ng? Kapatid ni Papa ng bunso. Taga Ordaneta. O paano kinapadpad dito sa Malasiki? Kasi nagkakamis ko, kuya, nagpatader ni Papa kasi ng abong-abong dito. O tapos? Pinaalis na kami dun sa bahay, dun sa banggar. Kaya lumipat kayo dito? Lumipat kami dito, kuya. O kayo, ano naman ang ginagawa niyo, Ate Susan? Nagtatrabaho lang, kuya. Nagpupusak ng gamit niya. Parang bahay lang. Parang sa bahay lang siya. Ah, dito kami, lang. Dito kumbaga, yung asawa niyo nagtatrabaho, tapos kayo dito lang sa bahay, nagbabantay ng mga anak, ng mga anak mo. So ayun mga kabayan, no? At isa kasi ito sa nirefer ng ating kagawa dito sa barangay. Barang. Mapaparang ba? Joke lang. Dito sa Barangay Barang, no? At medyo naligaw-ligaw kami at buti lang tama-tama paglabas namin galing kami doon kay Kagawad, no? At nasalubong namin
At ito, napuntahan namin kasi medyo pasukin yung tirahan ni Ate Susan. So habang tayo nandito, no, na nakita naman natin na ayan, nagluluto ng gulay, napakasarap, no? Bukod sa napakasarap, napaka-healthy na ulam. Ang problema nila ni Ate Susan ay walang maisaing, walang bigas. So ganito po palagi yung sitwasyon na nadadaptan natin, no, sa mga pamilya na talagang hikao sa buhay. Pero nakikita ko ni Ate Jo positibo at positibo sa pamumuhay, no? Na alam mo naman, alam natin na talagang kahit gaano kahirap yung buhay, pero doon pa rin yung sipag at tiyaga sa kanyang mister, na kahit yun ang binibenta, nangunguha ng sili, paglalako, pagbibenta, pero ang importante doon, maliit man ang kinikita, ang importante doon ay mayroong maibili ng pagkain para sa mga bata. So yung importante, kasi kailangan natin kahit gaano kahirap yung buhay, sipag at tiyaga lang ang puhunan natin. Kasi minsan, sige lang tayo dasal na sana bigyan tayo ng biyaya kung wala namang aksyon na ginagawa, hindi darating sa atin yung biyaya, di ba? Kailangan dasal, samahan natin ng gawa para may biyaya. Anong pangalan ng panganay? Eunice. Eunice? Wow! Ang ganda naman ang pangalan mo, anak. Ito, tapos? Ito, Jefferson, nakapangalan doon. Jefferson? Sa... Tapos? Ito, yung Renzo. Renzo? Nakapangalan sa certificate na kuya. Naganda kasi doon sa... Naganda ka kuya kasi. Ah, okay. Pero tama na yan, ha? Kasi meron ka ng... Ito, kuya. Prinsisa? Nag-eskwila to, Dicker. Oh, wow. Paaralin mo, ha? Paaralin ko, kuya. Nag-aaral ikaw? Opo. O anong grade ka na, anak? Dicker. O anong top mo? Ah? Anong top mo? Pang ilan ka? Top 5? Top 5. Wow! O anong pangarap mo paglaki? So, okay na yan, Ate Susan, ha? Tatlo na yung anak nyo. So, control. Kasi danas na natin yung buhay na sobrang hirap. And then, pag maraming anak, siyempre, lalo nagpapahirap sa atin. So, tama na, may babae, may dalawang lalaki na. So, wag na natin dagdagan, Ate Susan, no? Magkano ba ang sweldo ng asawa nyo, Ate Susan? 150, kuya. Isang araw? Kasya ba yung 150 sa isang araw? Hindi mo kuya, hindi na yunan kasi yung sweldo niya kasi. Ano ba po? Hindi na yunan yung sweldo niya. Hindi nababawasan yung sweldo niya. Nababawasan yung sweldo niya kasi baka may bali. Kasi may utang na nanamot, kuya, kasi ititira ni Papa kasi yung daduma doon. 150 yung kita ng asawa niyo araw-araw. Kaya lang pag may utang, kinakaltas, binabawasan. Binawasan. Baka matalino yung bata, no? Pag minsan sinasagot, maayos naman yung sagot niya at mahalata mong matalino. Kaya mag-aral ka, anak ko. Hi, Eunice, ha? Kasi ang ganda-ganda pa naman ang pangalan mo. Eunice. Oh, di ba, Eunice? Bale, nga po balon ko? Nga po balon-balon. Balon? O kahit ulang balon, basta mag-aral. Kuya, binibili ko doon sa kalsada. Tama. Huwag na lang pera. Kumbaga, pagkain nilang ipabaon doon sa mga Doon kay Auntie Chama, magbumibila ko ng merinda na kasi. Tama yun. Kasi doon sa school. Okay, sige. Meron kaming surprise sa inyo, ha? Okay. Pasok, mga Rulios. Meron na po kayong isang sakong bigas. Yes, tama. Dahil walang bigas, ngayon meron na kayong pangsain. At ang partner dito sa masarap nyong ulam. Hindi lang yan, meron pang assorted groceries. O, diba excited yung bata? O, yehe. Siyempre, meron silang pasalubong. O, ito anak.
Oh, siyempre, at isang tray na itlog. Pang ulam. Oh, at hindi lang yan, meron pa ito, oh, pang merienda. Kasi wala silang almusal, no? At, gutom habang nagaantay sa bigas na hihiramin pa. O, diba? Ganyan, madalas ang nadadaanan natin, mga kabayan, iba't ibang problema sa araw-araw na napupuntahan natin, no? Kaya nandito tayo sa abot ating makakaya na kahit papaano ay makaagapay doon sa problema nila, sa iniisip na araw-araw kung paano yung pagkain nila. Kaya maraming salamat po talaga sa walang samang pagmamahal sa aking mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat po na nakikisa sa aking muting alikain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, syempre magpapasalamat tayo kay Ma'am Aida, isa sa kagawa dito, no, na naging tulay sa pagpunta natin dito. Kagawad, kumusta dito sa, syempre, bago nyo i-refer to sa amin, kilala nyo kasi nasakupan ng inyong barangay. Kumusta naman ang pamilya na ito ni Ate Susan? Okay naman po, okay naman po. Ito, ano po, hipag na po yan. Yung katabi niya. Hipag so, niya. Nabanggit nyo po kanina ay si Ate Susan minsan pupunta sa inyo. Opo, nangihingi ng... Pambili ng bigas. Pambili ng bigas. Diba? So, lagi ka sa amin? Oo. Tanungin mo siya. So, ayan, isa din si kagawad mo ginito. Ang puso na laging pinupuntahan, natatakbuhan ni Ate Susan pag wala ng maisaing. Siyempre, kung ano lang din yung kaya ni kagawad. Thank you, Kuya. Siyempre, hindi lang yan. Meron ka pang... Huwag yan no. Cash, Ate Susan. Thank you, sir. Pambili na lang ng pagkakainin sila ito. Oo. Huwag no. Bumili ka ng masarap na ulam, ha? Para doon sa bayan, amon si Sindami ka, kalabyan. Kalabyan yung manok nga na idubumi, manok nga wow. yung manok nga saka, sali-sali mo. Oo, para pamanam mini. Para naman kahit paano paminsan-minsan makatikim kayo ng masarap na ulam, lalong-lalo na yung mga bata. Sardinas lang uulamin ni kang kanayon, mangyuyumi ni papati lang gumisa, banon. Sige, bahala ka na bumili diyan lahat ng gusto ulamin, no? Bumili ka para pagsalosaluhan nyo mamaya. May utang ko kay nanay kasi babayadan ko lang na anita. May utang ako dyan kasi bigas. May utang daw siyang bigas. May utang ilang kilo bang utang yung nabigas? Walang, di ko alam yung utang ko kay nanay. Barang rimarang siguro. Rimang kiro? Hindi, rimarang datang. Datang. Rimang babayadan datang. Ko lang na anita. Sige, yung utang mo na rimang gatang, bayaran mo mamaya na isang sako. Siyempre may tubo na yun. May tubo sana. Magagalit si mama mo pag walang tubo. Ni mamang ko. At payag ba kayo? Ibayin mo to lahat doon sa kanila? Kay nanay mo? Hindi mo. Ano yung joke lang? Siyempre bayaran mo para sa susunod. Pag nangutang ka, bibigyan ka. No, para makaulit. Kailangan pag nangutang, kailangan bayaran para makaulit. Ha? Okay, sige. No, sa ilo itong talagatan no. Naanin na yan, Luis. Naanin na to. Mamay hapon na lang. Hayaan mo silang kumain. May pala. Hayaan mo lang ko kasi natatakam siya. Okay, no. Duling pa itong biskuit mo. Datrog ba yung biskuit mo naman mo. Iduduling ko kasi ta... Kautang ako doon sa pagmikasin eh. Niya. Ha? Alam mo talaga, alam mo yung marunong magtipid, no? May bukas pa, mamaya pa, yung ganon, yung mother na mother talaga pag yung budgeted yung pagkain, no? Kaya ganyan talaga. Okay, syempre, magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Amor and Sir Romel, Ma'am Ima Santos, Ma'am Tiffany and Ma'am Hilin, Ma'am Yoli Mercado, Ma'am Zeni Tolentino, Ma'am Vanjie and Ma'am Jel, Sir Chris and Ma'am Kim, Sir Jim and Ma'am Jessica, and Ma'am Yolita Miranda from Winnipeg, Canada. Maraming salamat po sa inyong ginintoang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw
Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pag sa ganun, marami tayong matulungan na gaya nila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan pati siya i-subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye! Okay.